Mahaba-haba bakasyon para sa ilan nating kababayan ng Long Undas Weekend. Kaya naman sa NAIA Terminal 3, marami ng pasahero nakapila para sa kanikanilang biyaheng probinsya. Live mula sa Pasay City, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, wala pa naman bang nakakancel ng mga flights? Sa ngayon, Ivan, wala pang inaanunsyo na canceled flights at sa kabila nga ng banta nitong bagyo, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Sila yung uuwi sa kanikanilang mga probinsya para gunitain yung undas at yung iba naman itinaon ang kanilang biyahe o bakasyon dahil long weekend ngayon. Mula madaling araw, hindi nawawala ang pila ng mga pasaherong papasok sa NAIA Terminal 3. Sunod-sunod ang dating ng mga pasahero. Maagang pumunta si Jaline at kanyang tita pero nangangamba pa rin siya dahil sa haba ng pila. O baka po hindi umabot sa loob kasi mahaba ang pila dito. It means mahaba din po pila sa loob. Opo, sana po umabot. Sasamahan niya raw ang tita niya papuntang Cagayan de Oro dahil mahigit isang taon na itong hindi nakakauwi sa kanila. Long weekend po kasi kaya din namin umuwi para makasama po yung mga family namin. Bakasyon naman ang pakay ni Emelita at kanyang pamilya sa pagpunta nila sa Bohol. Sinakto rin nila ang biyahe ngayong long weekend dahil sa undas. Super excited. Swimming, mamasyal, punta sa makita yung mga chocolate hills. Excited na rin si Gemma, kanyang pamilya at mga kaopisina. Sabay-sabay kasi silang magbabakasyon sa Bohol. Mayo pa lang daw, pinaghandaan na nila ito. Kaya siniguro nilang maaga sila sa airport. Alam namin na ganyang kahaba, so tiyak na sabi namin mahaba pila niyan, kaya kailangan talaga mas maaga kami. Yan din ang paalala ng pamunuan ng NAIA para sa mga pasaherong babiyahe ngayong long weekend. Dapat daw 3 oras bago ang biyahe, nasa airport na sila. Siguruhing dalang ID at iba pang travel documents. Kailangan pa rin nakasuot ng face mask at sumunod sa iba pang health protocols. Ugaliing mag-monitor at makipag-ugnayan sa airline sakaling may flight cancellations. Kahapon nga, nakansela ang Cebu Pacific Flight 5J821822 na papuntang Virac, Catanduanes dahil sa masamang panahon. Kasama sa mga pasaherong sakay ng eroplano si Domingo at kanyang 87 taong gulang na nanay. Ando na mismo kami sa may airport na, ng Virac. Nag-attempt pa naman yung eroplano pero talagang hindi na kaya. So bumalik po kayo naman? Oo, bumalik ulit kami. Ivan, ito kapapasok lang na impormasyon. Meron na pong kanseladong flight dahil sa masamang panahon. Yan ay Cebu Flight DG6177-6178 na papunta sa Masbate. At ngayon nakikita nyo yung live situation dito sa airport. Marami pa rin po yung mga taong dumarating, yung mga pasaherong dumarating at hindi pa rin nawawala yung pila. Makulimlim yung kalangitan dito at may kalakasan yung hangin. Pero patuloy po tayong mag-aantabay kung meron pang makakansilang flight o kung meron pang report na darating sa atin. Yan ang unang balita dito sa NAIA Terminal 3. Ako po si Darlene Kai. Buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.